sa mga kapuso nating gustong magamit pa mga Christmas decor sa susunod na Pasko, para sa inyo ang gawa ng isang grupo ng kababaihan sa Maynila. Ang kanilang mga likhang parol pwede raw labhan at tupiin. Silipin natin yan sa kwento ni Katrina Son. Liwanag at pag-asa. Yan ang hatid ng mga parol sa Paskong Pinoy. Pero para sa grupong kababaihan ng Maynila, hanap buhay ito para sa kanilang mga miyembro. Nag-stack na kami ng mga gamit namin June pa lang. Para pagdating ng December, naka-ready na po. Naiiba raw ang kanilang mga parol dahil gawa ito sa tela. Siyempre, unang-una po, gawa namin yan. Yung quality po niyan. Pangalawa po, makikita nyo, magulat kayo, napo-fold siya. And then po, muli mare-recycle natin. At nalalabhan pa. Kaya pwedeng-pwede magamit muli sa mga susunod pang Pasko. Bali, ang materialis nito ay isang tela. Ang pangalan ay Candy Crush. Magagawa kami ng pattern, nagtapos pagdidikit-dikitin po ng ganito, tapos lalagyan po ng zipper. Tapos ilalagay po sa frame para na. Nakakaburaw sila ng humigit kumulang 200 parol kada araw. At dahil mga may bahay halos lahat ng mga miyembro ng grupo, malaking bagay na nakakapag-abot sila kahit kaunti sa kanilang mga mister. Dahil pandemic, kulang yung income ng aking asawa, nadagdagan po yung kita namin para pandagdag sa pangbayad sa mga bills, ganun. Dati po talaga, wala po akong hiling manahe. Ako mo po napasama ako sa kahit po sa baon-baon at saka sa project. Malaking tulong po ang kinikita namin dito sa parol. Kaya ang mga likha nilang parol, sumisimbolo rin ng kanilang pagpupursige at pagsisikap. Napakasayang tingnan na yung mga parol na ginawa mo nakasabit sa mga mall, sa mga barangay hall, sobrang proud po kami. Pag nasabit na ito, para nakikita namin na ang buhay namin ay tumataas din. Kung namin nakikita na gumaganda o gumaasenso ang buhay namin. Katrina Son, GMA News.